Okay. Hi. Good evening. Good evening, everybody. Magandang, magandang, magandang gabi sa inyo, entrepreneurs, and to all our retailers sa Pilipinas at saka sa buong mundo. I just want to say good evening, good morning, no? And just want to greet everybody. A wonderful day. Ayan, I hope lahat kayo mabuti, lahat kayo doing well, lahat kayo healthy, lahat kayo safe, di ba? And syempre, ako nandito ako sa bahay ko. But before that, let me just introduce myself. Guys, lalo na sa mga first time na makakapanood ng training ko. Ayan, I hope magustuhan nyo yung training, at the same time marami kayong matutunan. But before that, let me just introduce myself. My name is Lian Paulo Carval. I'm 32 years old and I'm in Baguio City. Actually, nandito po ako sa bahay ko sa Baguio since the lockdown. So never po tayong umalis at never po tayong lumalabas po ng bahay. Simply because takot po tayo. Hindi. But basically, ang pinakamaganda doon is because we can really run the business. Yung negosyo natin, yung N-World po, pwede natin siyang gawin habang nasa bahay. So, good evening to everybody. I'm looking at your comments and sa lahat ng mga nanonood ng live right now. Binabati ko kayo and ngayon pa lang I'm saying congratulations kasi you are investing time, di ba? And the greatest asset talaga natin sa business natin is knowledge. Kung talagang gusto natin talaga kumita. And the next level is kung gusto talaga natin yumaman, then definitely we really, really need to learn more and master the business. So yun, matagal-tagal na rin po ako hindi nagte-training, kaya pagpasensyahan na po ninyo. But basically, I prepared something na pwede marami po talaga tayong matutunan lahat tonight. And kung tatapusin mo to, tong training na to, may malaking reward na nag-aantay sa'yo pagkatapos. Ano yung reward na yun? Learning. Yun po kasi yung pinakamalaking reward na pwede po ninyo really na makuha. Konting sharing lang, I got introduced to this business at the age of 22 years old. So parang 10 years na rin po ako sa negosyo po na to by January. So isang dekada na rin, no? And of course, with N-World since the beginning, that was 2015. Nung nag-start po ako sa business po na to, nag-start ako sa negosyo to, to be honest, wala po talaga akong kalam-alam, no? I have zero knowledge about number one, selling. Hindi po ako marunong magbenta. Pangalawa, I have zero knowledge about network marketing. Lalong-lalo nang wala po akong alam dyan. I have no experience. Di naman tinuturo sa school yan. Wala po akong kakilala or kamag-anak na napasok sa ganitong business. Or baka meron, hindi ko alam, hindi ko naintindihan kasi bakit bata pa ako during that time. I'm a registered nurse by graduation, by the way. So, hindi ko talaga linya to. So, ako, naniniwala ako na lahat tayo, hindi tayo pinanganak na linya natin yung pag-N-World. Hindi natin linya yung pagiging engineer, pagiging doktor, pagiging teacher. Pero, lahat ng bagay na pag-aaralan. Sabi nga nila, hindi lahat ng bilyonaryo sa buong mundo nakapag-aral, nakapagtapos. Pero bakit sila mayaman? Kasi life is a continuous, no? Continuous learning process. Yun yung patuloy na pinapaniwalaan ko. And for you being here today, it means willing ka pang matuto. And like ko to sinasabi, if there's still so much to learn, simply because there's still so much to earn. So kaya ka pa natututo at willing ka pang matuto kasi willing ka pang kumita ng mas malaki pa. So dun pa lang, congratulations to you for watching this live training and sana marami kang mapulot na aral. When I started with the business, ang sabi nung sponsor ko, yung taong nangidnap sa akin, tapos pinresent yung business, sabi basketball, tapos kakain pagkatapos, ang ending, business presentation. Ang sabi niya lang sa akin when I joined was, Lian, kailangan dito, once nag-start ka, mag-invite ka lang, di ba? Yun lang, yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya sinabi sa akin na magiging mahirap pala, na kailangan pala mag-training. And na-realize ko lang yun when I already started the business. Syempre nakapaglabas na ako ng puhunan. And that's the time na sinabi sa akin na, Lian, kung gusto mo talaga maging successful dito, kailangan mong aralin yung negosyo. So that's one of the most practical tip na nakuha ko when I was starting in this business. Kailangan mag-aral. During that time, since I am from Baguio, wala pong available pa po ng mga trainings in Baguio City. You wanna know why?
Simply because wala pa pong top earner, wala pa pong kumikita ng malaki, or wala pa po talagang significant result or nagkaroon ng resulta in Baguio City, at wala pang capable na mag-conduct ng mga trainings. So all of the trainings, guys, are conducted sa head office in Manila. Ako yung Baguio boy, no? Takot ako sa Manila kasi sa news, 'di ba, pag Manila, 'di ba, maraming krimen, ganyan. And maraming manluloko, taxi. Minsan taxi, minsan girlfriend, manluloko, may hugot. Pero bottom line, maraming manluloko, nakakatakot. And alam mo, yung sa kagustuhan ko talaga na ma-achieve yung mga napapanood ko lang sa video, yung mga napapakinggan ko sa YouTube na mga yumaman because of network marketing, meron daw dun construction worker, yumaman, janitor, yumaman, tricycle driver, yumaman, engineer, pero nag-full-time daw sa network marketing, di ba? Doktor, pero hindi na nag-doktor, full-time na yung ganitong klase negosyo. I was very curious, ano kaya yung tinuturo? Ano kaya yung alam nila na hindi ko alam? So, I even travel to Manila at least 2 times a month. So, yung pinagbebentahan ko po ng mga sabon, yan, kape, iniipon ko po yan. And I usually use that money to go to Manila para po mag-aral, para po mag-training to enhance myself. And looking back, 10 years na po yun. Kung ano po yung narating ko po ngayon is simply because of the experience, no, of attending the training. And not just attending, applying kung ano yung natutunan ko. At the same time, seeing yung dalawang mata ko, nakita, nakilala, yung mga tao naging successful. Some of them, nakamayan ko lang. Hindi ko man nakausap kasi hindi naman kami magkakilala. Diba? Pagpupunta ako ng office nun, yung feeling ko lahat ng tao nakatingin sa akin. Pero to be honest, feeling mo lang yun. Kasi bagong mukha ka eh. Tingitingnan ka nila. Member na kaya to o prospect? Baka walk-in. Kaya sila lahat nakatingin sa'yo. Kasi iniisip nila prospect ka. Pero to be honest, I was there. To be honest, uncomfortable. I'm gonna use that word a lot in this training. Uncomfortable talaga when you are really beginning something na hindi mo naman talaga linya. Pero deep down inside my heart, alam ko na walang sikreto sa business na to. Walang sikreto sa pagyaman. Ngayon pa ulit-ulit na pinasok ko sa isip ko, imposibleng sinisikreto ng mga tao ang pagyaman. And that's the beauty of our business, guys. Diba? Kung nandito ka sa business na to, guys, diba, napakaswerte mo. Diba? Napaka-blessed mo. Simply because, ito yung klase ng negosyo wherein itinuturo sa atin lahat. Alam mo yun, every day sa page na to, may mga trainings, may mga videos na ina-upload. Wherein kami, noon nga, nakwento ko sa inyo, we had to travel really para lang matuto, to learn. Diba? Pero ngayon, we are in the comfort of our home, learning. And now, kahit nasa ibang bansa ka o OFW, natututo ka na. And sabi ko nga, again, ulitin ko, the beauty of this business is, yung mga naging successful sa negosyong to, they're going to teach you on how to become successful also sa business na to. Hindi katulad sa ibang negosyo, for example, may sikat na restaurant, malapit sa bahay ninyo or sa Session Road sa Baguio, sa town, 'di ba? Hindi sasabihin sa iyo yung recipe. Hindi nga pakilala sa iyo kung sino yung chef kasi baka piratein mo o kaya gayahin mo yung recipe niya. Pero alam mo sa business natin, one of the beauty of this business is the more, kung more mo gusto maging successful at gusto mong kumita, kailangan lang tama yung mga naituturo mo sa mga tao na nagtitiwala at naniniwala sa iyo. And for me, that's one of the greatest advantages of this business na hindi magagaya at makokopya ng iba. Kasi sa iba, takot silang mag-share ng ideas. Takot silang mag-share ng learnings, ng trainings. Simply because they avoid competition. Sa atin, mas dumadami yung nag-N-word. Mas dumadami yung gumagaya sa iyo. Mas madami ang katulad mo na yung alam mo, alam din nila. Mas magiging malago at malaki yung business mo. Kaya ganun ka-importante ang tamang training, guys. Kaya ganun ka-importante yung nanonood ka ngayon, nakaantabay ka ngayon, nakasubscribe ka ngayon. Ganun ka-importante yun. Kasi if you get the right information, diba, talagang na-internalize mo yan, you will be able to pass down the right information to your upcoming distributors. And lahat tayo naniniwala ako, magkakaroon tayo ng sobrang daming distributors. Kung nagawa ko, taga Baguio, registered nurse, hindi ko rin linya to, imposible hindi mo magawa. Kaya mo din. You just have to find the bits of information around you
'di ba? And be able to use it and apply it to be able to build your business. Kaya ngayong gabi na to, guys, ang contribution ko po sa inyo, maagang pamasko, ang regalo ko sa inyo is I'm going to conduct a training wherein this training is actually the principle on how I was able to build my business. My business with N-World. So, guys, all of the information here, most of them are based on my experiences na I'm very sure talagang makakatulong sa inyo kung talagang aaralin mo at talagang sisiryosohin mo, no? Na gawin kung ano yung matututunan mo ngayong araw na to. So, ayoko na patagalin. I don't wanna take much of your time. I wanna keep this training as short and as simple at ease na madaling maintindihan. And I hope you find value in this training. Kung natututo ka, nagustuhan mo yung sinabi ko, you can just put it in the comments para binabasa ko po yung comments po ninyo as I train so that meron akong konting feedback kung naintindihan po ninyo yung business. So don't be afraid na mag-comment dyan and I'll try to engage dyan sa mga comments ninyo. So share ko na po yung training po natin for today. Ang training po natin for today, ito po siya. I hope nakikita ninyo. Ayan, nakikita naman. It's the Go, Grow, Glow Principle. Okay, by yours truly, Lian Pablo Carvajal, aka The Free Mentor, your favorite mentor, The Free Mentor. And that's my Facebook, guys, in case you want motivation, inspiration. Yun, unfollow nyo yung mga laging galit sa Facebook. Mga puro reklamo. It's all about positivity. You can just follow me para good vibes palagi. At the same time, marami kang learning. So that's facebook.com/LPFreeMentor. Type nyo lang yan. And then makikita nyo po yung profile ko. So guys, we have now the Go, Grow, Glow Principle. 3 basic principles, guys. No? Or stages. Or paano maging successful sa business natin. You just have to keep this in mind. Guys, diba nung bata tayo na elementary tayo, do you remember na yung teacher natin, tinuro sa atin yung kinds of food. Bakit importante yung food? Food is for energy. That's go food. Food for growth. Diba? Parang memo grow. Pero food, that's grow food. And now we have the glow food para maganda yung ating katawan. Healthy. Vitamins, full of vitamins and minerals. Yun daw yung mga kailangan nating kainin para magkaroon daw po tayo ng healthy body. Ngayon naman, yung Go, Grow, Glow Principle is a principle that I created, guys, based on my experience and experiences of others. Hindi masamang mangopya ng experience ng iba. Kasi sabi nga nila, wise man learns from others' experiences. Diba? And a fool tries to learn on his own. English yun. In Tagalog, ang totoong wais is makikinig siya sa experiences at mga nangyari sa buhay ng iba at susubukan niyang gawin yung mga magaganda at iwasan yung mga hindi magaganda. Okay? At ang fool, ano ba yung fool sa Tagalog? Hindi ko rin alam. Si Raulo. Diba? Ang fool is somebody who does not accept information from others, hindi tumatanggap ng impormasyon mula sa ibang tao at nagmamagaling at sinusubukan aralin lahat ng mag-isa. Okay? So now, guys, I hope this concept is going to help you to become successful also in our business. So ayoko na patagalin. Let's start with the training para maaga din tayo matapos. And you can magmuni-muni ka at may apply mo agad, no, sa pag-grow mo ng business mo. First principle, guys, is yung tinatawag natin na go. Okay. Go, ano bang definition yan? Is the day that will turn your life around. Sir, grabe, ang lalim naman ng hugot mo, sir. But totoo, I also call go the decision. Diba? Go, go, go. Diba? Ibig sabihin nun, go ka, go ka. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, you decide. Alright? And ito yung pinaka nakakatawa dyan sa go. Ang pinakakatawa sa go, it is the first step in anything that we do. May gusto kang ligawan, you have to decide kung liligawan mo ba hindi. Diba? Gusto mo magkaanak, the first step is always the decision. Diba? Magkaanak na ba tayo? That's the decision. That's go. Gusto mo mag-aral, i-enroll mo yung anak mo. That's the first step
We call that go. So everything that we do, guys, the first step in everything that we do is actually called go or the decision. Now, ito yung nakakatawa sa business natin. Ito yung nakakatawa sa business natin. Hindi lahat ng nag-join is decided na. Uulitin ko. Hindi lahat na nag-join sa business natin, decidido na or decided na. Okay? I always say this to our new distributors, old distributors, to you. It doesn't matter. Hindi porket nagbayad ka, nag-abot ka ng 7,000 for your N-World X package, ibig sabihin, nag-decide ka na. Deciding is actually the moment, no, or event na talagang gusto mo na siyang gawin. Okay? Na gusto mo na siyang trabahuhin. Yun yung totoong decision. Kasi marami sa atin nag-join lang pero hindi naman naka-decide eh. Ang tanong dyan, key questions, kailan mo siseryosohin? Kailan mo susubukan gawin? Correct? Kailan mo siya ititreat na business talaga at hindi lang basta hobby? Kailan mo siya in-nurture? Ganda pakinggan, no? Kailan mo siya mamahalin? Kailan mo siya aalagaan? Baka may kinikilig sa inyo, ha? O kaya may naiiyak, heartbroken pala. Kailan mo siya pangangahalagaan? Kailan mo siya i-maximize? Diba? Kailan mo sasabihin sa sarili mo na, eto na yun. Eto na yun. Eto na yung makakapagpabago ng buhay ko. At wala nang iba. In English, this is it. Kailan mo sasabihin yung word na this is it? This is it. N-World, all the way. N-World or nothing. This is it. Dito na ako, yayaman, tatrabawin ko to. This is it. I have to go. Go for my dreams. Go for my house. Go for the bright future of my kids. Diba? Bright future of my family. Tanongin mo yung sarili mo ngayon. At hindi ko marinig yung sagot ninyo, pwede mong i-comment kung hindi ka nahihiya. Tanongin mo yung sarili mo, have you really decided? Or baka nag-join ka pa lang, na-excite ka lang, di ba? Nagbayad ka lang, nakuha mo yung products mo, pero baka hindi ka pa nakago, baka hindi ka pa nakadecide. Kaya tanongin mo yung sarili mo, bakit kaya walang nangyari sa N-World ko? Kasi all the while, you joined, but you did not decide. You did not declare your starting day, yung araw na talagang sisiryosohin mo siya. Guys, you have to find that feeling. Kung hindi mo pa rin siya nararamdaman ngayon at nanonood ka ng video ko ngayon, it's either replay or live, di ba? Tanungin mo yung puso mo, nakapag-decide ka na ba na talaga na gusto mo itong trabahohin? Kasi ako guys, for the past 10 years of my life, I've been doing network marketing. I turned days into nights and night into days. Ang OA, no? Pero totoo yun. Naabot po ako ng madaling araw sa NLEX, sa SLEX, sa Cavitex, sa Startol, sa aeroplano. Naging laman ako ng terminal ng bus. Nung nagsisimula pa lang ako, todo bus. Hanggang sa nagka-driver ako na naging laman naman ako ng kalsada at mga hotel. Kung saan abutan ng kain, dun na. Kung saan abutan ng CR, dun na. Because I have decided. So what can make you decide? Diba? What can make you decide? Isipin mo mabuti. But importante dyan is the first step. The most crucial step is the decision. You have to make a solid decision. And some people, nahihirapan mag-decide. And I'll give you a perfect example. No? And, di ba, some of us, we tried to apply for work or trabaho. Di ba? And we want to get the job. Lalo na ngayon, mahirap ng trabaho. Correct? So, ano ginagawa natin? Naghanap tayo ng trabaho, guys. Di ba? So, pag gustong-gusto mo talaga makuha yung trabaho, you're going to prepare for your job interview. And part of preparing for the job interview is preparing kung ano yung isusuot mong damit. Correct? We make that decision, ano kaya yung susuot ko ngayon? So, once upon a time, yes, good evening guys, nakikita ko yung messages nyo. Once upon a time, no, merong isang lalaki na talagang pangarap niya mula bata na makapagtrabaho sa company A na yun. I wanna work there. That's my dream job. Correct?
my dream job. I want to work there. So, guys, talagang pinaghandaan niya yan. Mula bata, nag-aral siya mabuti. Inaalam na niya yung requirements ng college siya kasi he wants that once he graduates, he will work for that company. So, nakakatuwa, no? Kasi bakit? One day bago yung job interview niya, dumaan siya doon. And nakita siya nung secretary. Ang sabi sa kanya, "Sir, bukas pa po ang job interview hiring po namin." Ang sabi ng lalaki doon sa secretary, "Actually, ma'am, pumunta lang po ako one day before. Kasi matagal ka na po nagtatrabaho dito, ma'am, di ba?" "Yes, I've been with this company and I'm the secretary of the HR department for almost 15 years. So, ma'am, basically, alam po ninyo kung ano po yung hinahanap na qualities. Okay? Hinahanap para makuha ko yung trabaho na to. Can you give me tips or konting leakage kung ano ba yung kailangan para ako ma-hire sa trabaho na to?" Uy, may mga hugot kayo, ha? Bawal mang tag, no? Bawal mang tag. So, ano yung kailangan kong gawin, ma'am? Please, kasi I really want this job para to sa pamilya ko, para gumanda yung buhay namin. I've prepared for this job since I was young. Alam mo, sabi ng secretary, sige na nga, dahil nakita ko naman na talagang gustong-gusto mo, ito yung secret para ma-hire ka. Ang secret dyan is magsuot ka ng blue na suit. Bukas sa interview mo, pagpunta ka, magsuot ka ng color blue na suit. Kasi napansin ko, pag yan ang suot ng mga nag-a-apply for work, no, yung CEO namin, yan yung hinahire. Kasi favorite color yan ng asawa niya. At sa feng shui nila, swerte yan. Meron niyang dalang swerte para sa business natin. So na-excite siya. Guys, na-excite siya. Umalis siya, dali-dali. Okay? And then naisip niya, binuksan niya yung cabinet niya, wala siyang color blue na suit. So kailangan niya ngayon pumunta sa mall. Okay lang, mag-invest ako. Bibili ako ng blue na suit. Pumunta siya ngayon sa mall. Pagpunta niya sa mall, sinama niya yung nanay niya, yung girlfriend niya, at saka yung best friend niya. Kasi this is a big deal. No? First job, big company, sinama niya. Pagpunta niya sa department store na mimili siya ng suit, sabi nung nanay niya, "Anak, parang bagay sa inyo yung light blue." "Oo nga," sabi niya. Ang sabi naman ng girlfriend niya, "Parang mas bagay mo yung navy blue, para medyo payat ka at saka medyo mas formal." Ang sabi naman ng best friend niya, "Parang mas bagay mo yung blue-green, because green is the color of money." Ngayon, yung job applicant na to, nalilito. Kasi pag sinunod niya yung nanay niya, magtatampo yung girlfriend niya. Magtatampo yung best friend niya. Pag sinunod naman yung girlfriend niya, magtatampo ngayon yung nanay niya. Ma-hurt ngayon yung best friend niya. Alright? Pag sinunod naman niya yung best friend niya, sasabihin ng girlfriend niya, "Yung best friend mo na lang girlfriendin mo." Diba? Nakarelate ba kayo doon? Or, yung nanay niya, magtatampo din dun sa best friend niya. Correct? So ngayon, yung job applicant natin, guys, litong-lito. Nakalimutan niya pala itanong sa secretary kung anong klaseng blue. Kasi marami palang blue. So he ended up buying nothing. Because ayaw niyang masaktan yung nanay niya, yung kapatid niya, at yung best friend niya. So pumunta na lang siya sa job interview na naka-color black. And good news, he was not able to land the job. Hindi niya nakuha yung trabaho simply because he was wearing black. He wore black, sinuot niya yung black simply because ayaw niyang masaktan yung mahal niya sa buhay. Yung nanay niya, yung girlfriend niya, at the same time, yung best friend niya. So ano nangyari? Siya yung nawalan ng trabaho. What is the moral of the story? Guys, the moral of the story is if you are not going to decide for yourself at iisipin mo lagi kung ano yung sasabihin ng ibang tao, you are going to end up living a life full of what if. What if sinubukan ko? What if sineryoso ko? O tignan mo yung kapitbahay natin, yung mama na sa N-World, ikaw kasi, kontrabida ka. Hindi kasalanan ng kontrabida. Hindi kasalanan na may nasasabi ang iba. Hindi kasalanan na negative yung kapatid mo. Hindi nila kasalanan yon. Kasalanan mo yon. Kasi ang taong hindi decided, ang taong hindi decidido pa, hindi pa buong loob,
is magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Now, aralin mo yung sarili mo. Naapektuhan ka pa ba sa sinasabi ng tao? It only means hindi ka pa decided. It only means hindi ka pa naka-decide na gusto mo mabago ang buhay mo. And if you want to become successful, guys, again, ulitin ko, the first step is to make the right decision. At guys, marami nang sinirang pangarap, kagaya ng lalaking to. Nasira yung pangarap niya magtrabaho sa kumpanyang ito. Dahil hindi siya maka-decide. Dahil iniisip niya yung sasabihin ng ibang tao. Correct? Kagaya nito, ang dami ng nasirang pangarap at relasyon. Dahil dito guys, sa tanong na to. Dahil hindi maka-decide guys. Ito ang perfect example na lahat kayo makaka-relate. Tinanong mo yung asawa mo, hindi pa asawa, girlfriend mo, or nililigawan mo, saan mo gusto kumain? Ang hirap na tanong yan. Ang daming nag-away dahil dyan. Kasi sabi niya, kahit ano, kahit saan, tasay mo, sige, sa McDonald's lang, ay ayoko dun. Ay sa Jollibee, ay ayoko dun. Akala ko ba kahit ano, kahit saan? Correct? Ang daming naghiwalay dahil dyan. Ang daming, di ba? I don't know kung nakarelate kayo. Talagang yung gutom na gutom ka na, lalaki. Tapos tatanungin mo yung babae, saan mo gusto kumain? Tapos ang sanok, kahit ano, kahit saan. Tapos pag may sinabi ka, ayoko dyan. Di ba? Kaya may nagtayo ng kainan na kahit saan at saka kahit ano eh. Correct? Another thing, guys. Pag sinabing decided ka na, pag sinabing siseryosohin mo na, pag sinabing mo kung this is it, no? Maraming guru, maraming expert, maraming kayong mababasa sa Facebook or sa libro. Guys, hindi lahat ng nababasa mo tama. It's still based it on experience. Kung gusto mong maging successful at gusto mong yumaman, sabi nung iba, if plan A doesn't work, I have plan B, C, D, E, F, G, until Z. Guys, and ito lang inapansin ko dyan. Maybe partly right, di ba? Partly correct, medyo. But for me, it's 98% wrong. Kasi pag nakita mo na maraming yumayaman at naging successful sa isang bagay, same naman kayo ng produktong binibenta, same company naman kayo, di ba? Lalo na, same sa grupo nyo, same team kayo, may mga naging successful naman doon sa sistema na pinapatakbo ng mentor mo, ng upline mo. Correct? Ng company ninyo. Di ba? And a lot of people, what happens? Oh, sige, mag-enrolled ako 6 months. Pag walang nangyari, mag-abroad ako. Pag hindi ako naka-apply abroad, mag-aninto ako. Mag-ganito ako. So, ang dami mong plano. So, you have a plan A, you have a plan B, you have a plan C, you have a plan D. So, what happens? Guys, pansinin nyo, yung mga taong sobrang daming plano, wala siyang siniseryoso. Number one, wala siyang siniseryoso, guys. Ang dami niyang plano. Okay? Pangalawa, pansinin niyo, yung taong maraming plano, ang bilis mag-quit. Ay, ito na lang. Ay, dito na lang tayo. Ang taong maraming plano, ang daming nahanap na reklamo. Ang taong maraming option A, option B, option D, plano sa buhay, ang dali maghanap ng reason para sumuko. Kasi may other option pa naman ako. Alam mo, isa sa natutunan ko when I was doing this business is once nakita mo na marami naging successful, marami yung mayaman, and maganda yung opportunity. Saan ka ba naman kikita ng 3,636, 5,000, di ba? Sa puhunan na 7,000. And by now, na-realize mo na yan. And once nakita mo na yon, sabi sa akin ng isa sa mga nabasa ko or sa training na na-attendan ko is you have to burn the bridges. Burn the bridges, there's no more. Diba, you cross the bridge. Nag-N-word ka na. Burn the bridge so that there's no more turning back. Kasi pag ganun ang mindset mo, there's no more turning back, there's no way but to go forward. Wala nang ibang way o pupuntahan kung hindi ilaban mo. Diba? Kung hindi ilaban mo, para, guys, are you learning? Comment nyo, guys, if you're learning. Nakita ko, tinatag nyo yung mga members ninyo. But, diba? Number one dyan is you have to focus. You have to, ilaban mo. You have to go forward. And nowadays, information age na tayo. Ang dali maghanap ng bagong trabaho, ang dali maghanap ng sideline, ang dali magbenta ng kung ano-ano. Pero ang bottom line pa rin is, those people who succeed massively,
Umaman, yun ang point natin eh. Umaman is they are they specialize in a certain area. Like doctor, tanungin mo, sino mas mayaman? Specialista o generalista? Yung general practicing doctor na alam lahat pero mababaw lang na level, or yung specialista na kunyari sumakit yung dibdib mo, gusto mo ipacheck yung puso mo, saan mo gusto magpacheck? Sa general practitioner o sa specialista ng puso? Cardiologist. Siyempre cardiologist. Sino mas malang bayad? Siyempre cardiologist, kasi specialista yun eh. Ganun din sa business natin guys. If you saw this opportunity na marami naging successful, maraming yumayaman, di ba? Ang ganda ng programa, ang ganda ng kumpanya. Guys, you have to burn the bridge. Nurse ka, dapat kalimutan. Guys, ako lang to ah. Ako lang, I'm not saying na gawin ninyo. I board passer ako 2009. I did not renew my license 2012. Kasi inisip ko, if I have that license, I have always at least at the back of my mind na ito kasi yan eh, ang number one step kung gusto mo mag-fail is pag hindi ako naging successful sa N-World, mag-nurse ako. Yan. Diba? That's like saying na hindi mo pa sinusubukan, hindi mo pa ginagawa yung best mo, iniisip mo na kagad na mag-fail ka at the back of your mind. Remember, success, pag tama yung pag-iisip mo, yung mindset mo, 50% of the success is done. Eh kung ganun mo sisimulan, na ang dami mong option, plano sa buhay, then you're really going to be, it's going to really become very difficult for you. Kasi mahirapan ka lang, you have plan B, plan C, plan D. Another one is, you're not going to give your best. You're not going to give your 100%. Hindi mo ibubuhos, ayaw mo mahirapan. Kasi baka mas madali si plan B or si C or si D. Tapos ito yung statement ng mga may mga ibang plano, ay hindi para sa akin to. Diba? So, the main difference between those who succeeded in this business are those people na really nag-all-in talaga. I'm not telling you to resign from your work if you're doing this part-time. Part-timein mo lang. Walang problema. But have a goal na one day, malalagpasan ko yung sweldo ko and I'm really going to do this full-time and become like Mentor Lian or Mentor Doc Butch, diba? And become like them. Dapat ganun yung foresight mo sa business if you want to really become to become really successful sa negosyo natin. 'Di ba ang hirap yung may plan A, plan B, plan C, plan D? O gawin natin yung mas practical. 'Di ba? Ang hirap kapag yung karelasyon mo hindi pa naka-decide na pumunta sa tahimik na buhay. Instead, nag-decide na pumunta sa kabilang bahay. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Why do you have that failed relationship? It's because they have not yet decided. Because they have a plan A, plan B, plan C, plan D. Correct? Kaya ang labo, oh. Labo mo. Kaya labo ng pagkasulat eh. Ang labo mo naman. Kasi they have a Lorna, si Ara, o si Lorna, o si Faye. Correct? Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? O bawal po umiyak ha. Bakit tumatawa kayo? Pag mga ganyan ang mga usapan. Diba? You cannot enter a serious relationship and have a beautiful family if you have a plan A, plan B, plan C, and plan D. That's the perfect example guys. Kung gano'n sa relasyon at pagbibuild ng pamilya and a happy marriage. Correct? Gano'n din po sa business. Hindi po pwedeng nag-enroll ka, may plan B, plan C, plan D ka. Okay? Kailangan talagang all-in ka, focus ka. Kasi gusto mo umaman sa isang bagay na to, you have to really focus all your energy dito. Ayan, nagko-comment yung may hugot. Ma'am, okay lang po yan. Ilang buwan na lang, Valentine's na naman. Kamusta ang Pasko? Malamig ba? Malamig na dito sa Baguio. Baka hanggang dyan sa Maynila, malamig pa rin. May hugot! No! I'm just saying guys, if you are not decided, paikot-ikot ka lang sa buhay, magugulat ka, matanda ka na. Just like plan A, plan B, plan C, but paikot-ikot yung diagram na yon, yung kanina. Paikot-ikot ka lang sa buhay yan, wala ka na-accomplish kasi ang galing mo magplano, ang galing mo magpalipat-lipat doon sa mga plano na yon. And ending up, wala ka natatapos at di ka nagiging successful. Meron namang mga iba
no, let's just have a short recap. Is hindi ka nakakasahin sa sarili mo, so pinapakinggan mo yung nanay mo, ate mo, yun yung una, di ba, yung man in the blue suit. Then next is hindi ka naka-decide, now you fail, nagiging paikot-ikot ka. Ano yung next? Yung iba naman hindi maka-decide kasi nag-aantay ng sign, Lord, para ba sa akin talaga si N-word? Please give me a sign. Ipag-pray ko muna. Walang masama, ipag-pray mo yan. Correct? Because we all pray. And what if, ito na yung sagot sa matagal mo ng dasal. Ilang sign ba ang kailangan mo? Tingnan mo siya. O, di ba? Binigyan siya ng sign. hindi po yung langit, maghihiwalay yung clouds, tapos nakasulat, join N-world na. Yan na yun. Correct? Alam mo yung sign, guys? Lord, give me a sign. Okay? Lord, give me a sign. Ang sign, guys, tignan mo yung anak mo. Yan ba yung buhay na gusto mo para sa anak mo? Yan yung sign. Di ba? Yan yung bigay ni Lord na sign sa'yo na kailangan mag-N-world ka. Yung bahay mo, pag bumabagyo, tumutulo. Or baka wala ka pang bahay, nangungupahan ka pa lang. Walang masama dun. Dun din po ako galing. Until nakagraduate akong college, wala po kaming sariling bahay. Kaya naging inspirasyon ko na magpatayo ng bahay, di ba? Ngayon may elevator pa. Correct? Kasi yun na yung sign eh. Correct? Wala kang sariling bahay. Pinapalayas ka. Hindi ka nakakapagbayad ng upa. Hindi pa ba yun enough na sign? Guys, gusto mo ng sign? Kunin mo yung wallet mo ngayon. Buksan mo. Yan yung sign. Guys, pumunta ka sa rep mo. Buksan mo yung rep mo. Yung ice cream, buksan mo. Anong laman? Ice cream ba o isda? Pag isda, yan na yung sign. Guys, isara mo yung rep. Pagsara mo ng rep, ilang bill ang overdue na nakadikit dyan ng magnet. Guys, yan na yung sign. Huwag ka na humingi kay Lord ng sign. Kasi buong buhay mo, nandyan na yung sign. I'm not saying na ikaw. Kasi ganun din ako. Buong buhay ko, single parent ako, pinalaki. Sapatos ko, tahi-tahi mula bata ako. Tinatak ko yun sa isip ko at puso ko. Not because gusto ko gumawa ng masama para maging successful ako. Pero nakita ko yung N-word, sabi ko, lahat ng pinagdaanan ko mula bata ako, yun yung sign. Okay? Yun yung sign. That I have to become successful. That I have to do N-word. Yun yung sign. Di ba? Anong sign pa yung... Yung nag-aaway kayo ng asawa mo tungkol sa pera, hirap na kayo kung saan kayo kukuha ng pambayad ng gastos eh. Yun na yung sign. Huwag ka na humingi ng sign na, Lord, give me a sign if mag-enroll ba ako. Ito malapit na, nag-join ka na, Lord, give me a sign kung hatawin ko ba to. Guys, the signs are in katabi mo matulog, yung anak mo. Yun yung sign. Guys, yung buhay na meron ka ngayon, yun yung sign. Correct? So, a lot of people, they are delaying, deciding na seryosohin itong business natin. Because ang dami nilang, guys, pamahiin. Pag tumubo yung bahay ng duwende doon sa kapitbahay namin, ito na yung sign, yayaman na tayo. Pag umulan ng umaaraw, may kinakasal na duwende, tapos magkakaroon ng rainbow, sa dulo nun, merong ginto, yun na yung sign para yumaman tayo. But guys, our life... Ang buhay natin is already a sign. Okay? It's already a sign. In ending, yung go, guys. Go is the decision. In ending, guys. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. When is your first day? Ulitin mo. When is your first day? Is it tomorrow? Are you going to decide tonight? And you pray over mo? And tignan mo yung buhay mo. Ilista mo yung mga bagay na... ayaw mo sa buhay mo at yung mga gusto mong marating para sa anak mo, pamilya mo. And then tomorrow, sasay mo, this is it. I'm going to decide. Di ko naiisipin yung sinasabi ni mami, ni daddy, ni pinsan, ni tita. Hindi ko naiisipin yun. Hindi ko naiisipin yung sinasabi ni girlfriend. Correct? But I'm going to decide that tomorrow is my first day. Napaka-importante, guys, ng decision. I can still remember the time that I decided. Enrollment ko po ng UST Medicine, April 22, 2011. April 23 po, pumunta po ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, ma, hindi ako nag-enroll. And all my life, gustong-gusto ng pamilya ko na maging doktor ako. Ako din. Kasi hindi ko alam kung anong gusto ko eh. And then I met network marketing. Itong business na to, January. So after 4 months,
ayoko na mag-med. I was qualified, tapos ko na lahat ng papers ko, enrollment na ang hirap makapasok sa UST Med. And then bigla akong sasabihin na, ang bigat eh, ang hirap sabihin eh, na you're going to disappoint your family, di ba? Lola ko, lahat. And sinabi ko, hindi na ako mag-med. Guys, pinalayas ako. Pero hindi ko sinabi na, ay, mag-med na lang pala ako kung papalayasin nyo. Because I already decided. And kung nasan man ako ngayon, it's not because lumayas ako or pinalayas ako or dinisown ako ng family ko for a short time. Kasi nung kumikita na ako, labda nila ako ulit. But hindi ko sinasabi na abot ka sa time na yon. But for me, that is the time that I decided. Yes, I joined January. But yung moment lang na talagang nag-decide ako and I was willing to risk everything was April 23. Even the kahit na magalit sa akin yung nanay, kasi nakita ko eh. Gusto ko maging successful in the shortest possible time. Kung nag-medicine ako, kung may nanonood man sa akin na doktor, all my friends, 9 sa kanila doktor, baka ngayon pala ako nag-start kumita. And they're doing well right now. I'm happy for them. But see, I've saved 9 years. Diba? I provided well for my family. I have a home, a beautiful family, a home. I've traveled the world. And that's the day that I decided. And for me, April 22, 23 was not the day that I became successful. Hindi yun yung araw na naging successful ako. It's a process. But for me, napaka-importante nung araw na yon, April 23 of 2011. That's the time that I decided. That's the time na sabi ko sa sarili ko, I made a man's decision. I made a decision for my life. And if I fail, at least tinry ko. If I don't succeed, at least wala akong what if sa isip ko. Correct? Because kung ano yung buhay mo ngayon is based on the decisions that you made 5 years ago. Yes, kung ano yung buhay mo ngayon. So you want a better life 5 years from now, you have to decide today or tomorrow kung talagang gusto mo na ba seryosohin itong business na to. Are you learning, guys? I hope marami kayong nakukuha from my sharing and I hope it inspires you. Kasi sayang, guys, you're already with N-World. Dito na tayo at ang dami pang tao na kailangan makita nila yung ganda ng opportunity na meron tayo. So decide. Lahat ng factors na nasa, kasi ganito, kung ano ba yung mga dahilan dyan, guys, sa gilid-gilid? Wala yan. It all depends on you and your decision. And that is for go, guys. Next na tayo. Next natin, guys, once you have decided, it's the first step, okay? Once you have decided, guys, once you go, next step or next principle is grow. Basa lang ako ng mga comments ninyo. Birthday ko po yan, April 23. Naku, sir, pag April 23, sir, send ko yung address ko, padala nyo na lang ako ng handa. Basahin ko yung mga comments ninyo, guys. Habang uminom, cheers. Kung sino pong lamang sa Inebra tsaka token text, pakicomment na lang. okay, sobra, yes sir. Okay, thank you. At least you're learning. Next principle, guys, halfway na tayo, is grow. Okay, now, when we say grow, it's when you start building your annual business. Yung pag kasi always remember that growth, paglaki, whether halaman yan, anak yan, is always intentional. Okay? Intentional. Ibig sabihin, kailangan lagyan mo ng effort. Correct? Kailangan mo trabahuhin. That's why if go is the decision, grow is the desire. Desire is yung nagbabagang pagnanasa. Okay? Yung hindi gusto eh. Gusto mababaw yan. Pero yung gustong gusto, that's desire. Kasi bilang lalaki, nung single pa ako, single tayo, no? Nung single pa tayo. O nung single ka na lang, kasi baka mapahamak ako eh. Nung single ka na lang, ikaw na lang, di ba? Nung single ka, di ba? Pag may dumaan na magandang babae, uy, di ba? Sikuhan kayo ng mga friends mo. Ako kasi hindi ko kasi ginagawa yan eh. Yung mga friends ko, ganyan. Ako, wala. Nung dumaan lang si Dr. Pauline, doon lang talaga ako na pa, ulala. Biro lang. But, yun nga, yung lalaki ka, or kahit babae ka, di ba, may dumaan na gwapo, nung bata ka, high school ka, ganyan. Di ba, uy, gwapo. Ganun kasi yung narinig ko sa mga babae nun, pag pumapasok sa school, sigaw.
May ipis kasi noon lumilipad. Joke lang. But, di ba? Hinebra, okay. Thank you, thank you. Thank you sa update. Ha? Tulungan lang tayo dito. So, yun siya sabi ko, di ba? Merong maraming mga babae na or lalaki na dadaan sa mata mo at mapapaha. Uy, ganda nun, no? Ganda nun. Grabe. Di ba? Pero hindi mo siya ipo-pursue. Eh. Hindi mo liligawan, hindi mo kunin yung number, hindi mo alamin yung pangalan, hindi mo kunin yung Facebook. Pero one day, may dadaan sa buhay mo na pag dumaan sa mata mo, mapapahulala. This is it. Aha, you made the decision. This is it. Kukunin ko yung number, liligawan ko to. At nung naging kayo na, pag every time kumakain kayo, kahit na meron siyang kulangot, o kaya meron siyang... Exage ko lang guys. O kaya... Ano siya, sira yung ngipin niya. O meron siyang pimple. Bakit ang ganda pa rin nito? Oh my God! So beautiful! I wanna marry you. Huh? Will you marry me? This is it. That's desire, guys. Alright? Desire is a higher level of, hindi like, a higher level na you're willing to risk it all for your decision. You're willing to go all in. You're willing to give it all. Kaya ako nung nakita ko si Dr. Pauline, I'm willing to give it all. Take it. It's yours. Kung nanonood ka, I love you. So, nandiyan ka lang naman sa ano, silipin kita. Nanonood nga siya. Guys, nanonood nga siya. Netflix. Kita ko siya dun sa kabilang balcony. But, ayun, nakita niya, di ba? But, I'm willing to give it all. Sa'yo na to. Ha? Puso ko, katawan ko, pagkatao ko, at lahat ng meron ako. And during that time, wala pa naman ako maraming pera, so wala. But, yun yung sinasabi ko. That's desire. That's love. That's passion. Ha? That's what you need to have if you want to become successful. Right? So, grow. Dito na tayo. Grow is when you have the desire. Grabe yung hugot mentor ngayong gabi. Ang hyper. Yeah? Hindi, kasi guys, I want you to be entertained. Now, strategies to grow, guys. Strategies to grow tayo. Simple lang to, apat lang. And baka yung alam, yung iba dito alam yun na. But I'll give you another free mentor perspective on this topic. Kung gusto mo mag-grow, the first step is unlearn, learn, and relearn. Some of you, maybe ang alam lang is learn. But you have to unlearn, okay? You have to unlearn before you learn, and then be willing to relearn. Sir, ano po bang difference dito? Yung unlearn, learn, relearn na yan. Actually, dyan sumasablay. 80% of those who don't become successful in our business is because dyan pa lang sa step one na yan, sumasablay na sila. Bakit? Yes, they're willing to learn, but they're not willing to unlearn. Ano ba yung unlearn? Unlearn, guys, is a simple word. In Tagalog, alisin mo yung mga dati mong alam. Engineer ka, alisin mo yan. Pabigat yan sa'yo sa business. Pag pinasok mo sa isip mo, engineer ako, doktor ako, negosyante ako, nurse ako, pogi ako. You have to unlearn all of those things. Alam mo, in unlearn, unlearn is really difficult for those people na mataas yung ego nila and pride sa sarili nila. Okay? The keyword is ego and pride. A lot of people fail in this business. It's because ayaw nilang makita nila sila ng tao na nagbebenta. Ayaw silang makita ng tao na nagne-networking. Ayaw sila, nahihiya sila na nag-enroll sila. And how can you become successful in one thing kung kinakahiya mo? If you do not fully accept in your heart na ito yung magpapayaman sa'yo, pero kinakahiya mo. Pangalawa, is you're not willing to submit yourself or learn from a tambay like me. Tambay ako ng 2 years. Or a registered nurse dahil doktor ka. Or dahil galing ka sa ibang negosyo na nag-fail naman. At pagdating dito, feeling mo, expert ka pa din. So, most of the time, that is the number one barrier kung bakit ang dami nag-join pero hindi sila nagiging successful. Kasi they're not willing to let go of kung sino sila noon. Noon yun eh. Diba? Eh, hindi ka nga naging successful dyan eh. So kalimutan mo, eh sir, pinaghirapan ko yung degree na yan for 16 years. It doesn't matter. Guys, sa buhay, it doesn't matter. The kung anong pinag-aralan mo, it doesn't matter. Diploma mo, yan ang magandang regalo sa magulang mo.
But in real life, kung gusto maging successful, it really doesn't matter. It's all about the things that you're going to learn after school. Sabi ni Jim Rohn yan. Kung gusto mong kumita, apply mo yung natutunan mo sa school. Pag gusto mong yumaman, kailangan i-apply mo lahat ng matututunan mo after school. And guys, network marketing has been a university for me. University ng pagyayaman. Bachelor Science of Millionaireing, guys. You have to unlearn what you know. You need to humble down. Diba? You need to humble down. That's the perfect word. Next is, so unlearn is ego. Learn is about attitude. Attitude. Willing ka bang makinig? Willing ka bang matuto? It's all about positive attitude. Kasi kung sablay pa lang yung attitude mo, you're not going to learn anything. Yes, mapapakinggan mo. Yes, manood ka ng training na to. Pero nagtitraining pa lang ako, dinidebate mo na ako, hindi totoo yan. Iba yung natutunan ko. Ay, mali yan. It means may sablay ka sa attitude. Kasi bakit? Ako successful na eh. Nagawa ako ng magkaroon ng ganitong resulta. And then kukontrahin mo kung ano yung sinasabi ko. So dun pa lang, meron na kagad, flat yung gulong mo. Sabi nga nila eh, bad attitude is like a flat tire. May gulong ka pero hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Okay? Lastly, ang pinaka really toughest challenge. Unlearn. Nung una, ayoko yan. 2 months, 3 months. Until nag-humble down ako nung hindi na ako makita. Sometimes, kailangan mo talaga dumaan dun eh. Sa lowest point. Para maging humble ka and you start to learn from people and start to listen from people and start to ask people, paano ba? And then, next is you learn because you listen. You have good attitude now because you're humble. Pero alam mo, yung pinakamahirap is relearning. Bakit? Ano ba yung relearning? Relearning is all about patience. It's all about habang hindi pa dumadating yung resulta na tinatrabaho ko at di ko pa nakukuha yung goal ko na malaki para sa pamilya ko at sa buhay namin, am I willing to repeat paulit-ulit na matuto sa training videos, hindi lang doon, sa experiences, paulit-ulit kong gawin hanggang makuha ko yung tamang technique, willing ba ako? Kasi relearning is all about patience and resiliency. Yun yung mga keywords dyan. Relearning is all about patience and resiliency. Sinubukan mo minsan yung tinuro ng upline mo, hindi gumana. Nagduda ka kagad. Hindi naman pala effective. Correct? Sinubukan mo yung natutunan mo sa training. Parang hindi gumana. Parang, ay, hindi totoo. Relearning is all about patience and trying and trying and trying and trying until you get it. So, yan yung strategies if you wanna grow in your network marketing business and world business, you have to, number one, unlearn, learn, and relearn. Okay? Are you learning? Alright. Next, guys, ito yung gustong-gusto ko na guide. So, analyze mo, lalo na may mga nanonood na dito, mga may grupo na, uplines na, may mga members na. Guys, this is the perfect, for me, perfect poster. I want this poster in my office, guys. Ego versus soul. Di ba ego is you have no ability to learn and unlearn and relearn versus soul. Soul ang ganda. Basahin ko for you guys ha. Baka hindi nyo masyadong magets pero basahin ko. Kasi ang ganda nito guys, pag inintindi mo talaga as a leader, as somebody who's leading thousands of distributors guys all over the world in the past 10 years, grabe guys, ito yung checklist, ultimate checklist. Kung gusto mo maging successful at gusto mo makabuild ng malaking organization at umaman, this is the checklist guys. Ano? Ego seeks to serve itself. Soul seeks to serve others. Soul seeks inner authenticity. Ego sees life as a competition. Soul sees life as a gift. Ego seeks to preserve self. Soul seeks to preserve others. Ego looks outward. Soul looks inward. Ego feels lack. Soul feels abundance. Ego is mortal. Soul is eternal. Yung wala ka na, retired ka na siguro, pero mga tao nagpapasalamat pa rin sa'yo. Wala ka na sa mundong to, pero yung tulong na binigay mo, diba, andun pa din. Ego is drawn to lust. Soul is drawn to love. Ego seeks wisdom. Soul is wisdom. Ego enjoys the prize. Soul enjoys the journey. Di ba marami sa atin,
masaya lang kapag kumikita. Pero merong mga katulad ko na kahit lumiliit ang income minsan or malaki ang income, lumiit ang income, part yan ang journey mo eh. Ang importante doon, wow. When you look back, ayan yung pinagdaanan ko at kinaya ko. And doon ako proud. And every time nag-share ka ng success story mo, you're not sharing kung ano yung meron akong ganito, meron akong ganito, meron akong ganito, meron akong... Hindi ganun eh. When you share your journey, the process. And usually, ang masarap ikwento yung struggle. Di ba? On how you made it. Yun yung journey, di ba? Ego is cause to pain. Soul is cause of healing. Ego rejects God. Soul embraces God. Ego seeks to be filled. Soul is eternal wholeness. Ego is me and soul is we. Ganda. I love this. This is my favorite article. Diba? Guys, lalo na yung last, ego is me, soul is we. Until you think of others, your members, your team, diba? On how you're going to improve their lives and help them, you're going to be successful that way. But kung puro sarili mo lang, yung award ko, yung kita ko, yung network ko, guys, you're going to complain a lot. You're going to be ego. So, hindi ko na ulitin, guys. You can just replay this, no? Next, strategies to grow. After unlearn, learn and relearn. Guys, dito na tayo. Let me just check my notes. Baka may nakalimutan ako i-discuss. I made this training just 3 days ago. So, hindi ko siya master. So, kailangan ko ng kode ko. So, hindi porket magaling magpa-training, na kagad, may expert. So, may kode ko ako. Ganun. Yun yung maganda sa online business. Pag nandun ka sa stage, sa office, hindi pwedeng may kode ko. You need to master. Di ba? You love it? I love it too. Di ba? Napakaganda. Save nyo, guys. Next is strategies to grow. You have to sell your product story. And number 3 is you have to sell, mayroon typo, sell your business story. Always remember this, guys. Okay? Pag may kwento, may kwenta. Pag may kwento, may kwenta. Pag may chika, may cheque. Okay? Kung nasa ng kwento, andun ang tao. Pansin niyo barangay ninyo, yung tao nasa tindahan, nakatambay, bakit nandun yung kwentuhan? So, anong point nito? If you want to grow your business, you have to build a story, guys. So, ang dami sa atin, hindi nakakabenta. Kasi pag nagbenta, ganito siya. Ito, Kojic, maganda yan. Matatanggal yung pimple mo. Makakaalis yan ng oily skin mo. Sinasabi mo, okay? Sinasabi, ay, ang laman niyan is kojic acid with ganito. Guys, walang buwibili ng ganun. Ang tao buwibili pag sinabi mo na, uy, mare, meron akong ipapatry sa'yo, ginamit ko, grabe. Nagulat si yung asawa ko, no? Diba? Kung bakit daw parang bumabata ako. Guys, people buy your story, actually. Yes, we have very good products. Yes, we have a lot of products na talagang patok na patok ngayon. But guys, importante, gamitin mo yung product mo so you can develop a story. Correct? So that pag ikaw nag-alok, hindi ka nagbibenta. But you're sharing your story. So pag shinare mo, ginamit talaga. Oo, tingnan mo. Ha? Yung isang binentahan ko, 1 week lang, tanggal. Tanggal yung mukha. Hindi, joke lang. So you have to share your story, guys. You have to share your story. So, guys, lahat tayo nag-start dito, wala pang kinikita sa business. I started alone, I started, di rin ako kumikita. So, ang una kong selling point is actually the product. Ginamit ko, ang bango niyan. Pag ginamit mo, tapos hindi mahapdi sa balat. Yung Kojic, yun lang kasi alam ko, ikwento nun eh. Kasi yun lang ginamit ko, yung kinuha kong package, puro sabon. So, ayan, yung hindi mahapdi sa, gamit ko iba, mahapdi sa mukha. Pero ito, ganito oh. Nakakaputi, tapos may papaya, moisturizing, may glutathione pa, nakaka-whiten. Tiga mo, ganda, ang dami nagsasabi sa akin. So, it's all about story, guys. Pag gumikita na sa product, meron ka ng income. Pag nai-income ka na, may kukwento ka na, alam mo ba, dati ginagamit ko lang yan. Tapos, habol ko lang yung discount. O, tapos, naikwento ko, ang daming bumibili, tinanong ako, paano gawin yung, paano maging reseller, diba, in-offer ko sa kanila yung negosyo. Tapos, nagulat ako, kumita pa ako ng 8,000 this month. Aside from yung benta ko. Nagpara ka lang nagkukwento, guys. Ako, pansinin niyo yung Facebook ko. When I post, it's like I'm just sharing a story. Okay, a story about my product, di ba? Pag may chismis, may business. Tama eh, no? Pag may chismis, may business, di ba?
So, share mo lang. Kasi ayaw na ayaw ng tao na binibentahan. Some yes, pero yung iba, gusto lang nila kwentuhan lang. Diba? Kwentuhan lang. And then ano yan? Ako more of ganun yung technique ko, guys. When I sell, hindi ako ma-post sa mga Facebook, ganyan, ng about the product. Pero malakas ako makabenta ng product simply because I have a lot of stories. Pag may nakita ako, nakakilala ko, uy, Marib, ano nangyari sa ano? Okay lang. Sorry ha, I don't mean to offend you. Kasi nasa, kukwento ko lang, nasa line ako kasi ng skincare. So ano nangyari, Mari, sa ano? Ate, ano nangyari sa mukha niyo? Ba't parang nag-dry, nasunog? Ah, kasi may ginamit ako. Ah, pwede malaman ko ano? Ah, ito. Kunyari, binabasa ko. Ah, oh, pero hindi ko naman alam ko. Okay. Kasi, ate, alam ko, may customer ako, ganyan din yung problema. Alam mo yung nangyari sa kanya? Ganyan. Kwento ngayon ako. Kwento ako. Hindi ko siya bebentahan. Kwento lang ako. Tapos siya na magsabi, pwede ba ako magbenta niyan? Ayun na. Diba? So, sabi ko nga, just kwento-kwento lang. Guys, kwento-kwento. It's all about sharing your story. So, always develop your story. Guys, it pays that you write your story. I-write mo yung story mo. Kojic, anong kwento ko kaya dito? Yan. Auto Serum Mask, anong kwento ko dito? Cloud Cream, anong kwento ko dito? Dapat lahat ng products may kwento ka. Kahit hindi mo kwento, kwento na narinig mo lang din, masterin mo. And kwento mo na parang ikaw yung nakakita. Yan lang po yung secret sa business natin. We are the highest paid storyteller, guys. We are the highest paid storytellers. Kwento-kwento lang, kwenta-kwenta na. Chika-chika lang, cheke-cheke na. Ano yung sabi dito? Chismis-chismis lang, may business ka. Nain na-invento eh, no? But guys, moving on. The highest paid, ito guys, ating amo. The highest paid person in the first half of this century will be the storyteller. All professionals, including advertisers, teachers, entrepreneurs, politicians, ang daming kwento ng mga yan, athletes, and religious leaders will be valued for their ability to create stories that will captivate their audience. Senator Manny Pacquiao, di ba? Ang kwento, mahirap na bata, nakatira sa kalsada, nagbebenta-benta, payatot lang, di ba? Tapos nagboxing, nabago ang buhay, senator ngayon. And who knows, future, kung ano man yung position niya. But it's all about the story. So do you think kung hindi siya galing sa mahirap, tapos boxingero lang siya na mayaman, do you think magiging senator siya? Magiging people's champ siya? Maybe not. Because story sells. Diba? Ganun din sa business natin, guys. So, enhance your story all the time. Para hindi mo feeling na, yung ba nahihiya sa inyo magbenta? Hindi mo kailangan magbenta, magkwento ka lang. Oo, kwento ka lang. Ako, yan lang ginagawa ko. Kwento lang ako. Kaya sa Facebook ko, guys, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-post. Kasi meron din naman nakukuha yun. But, for me, yan, kwento. Next, number 4, last na to sa grow, patapos na tayo, is teach. So, may saying na pag di mo pa maituro, hindi mo pa talaga alam. So, pag tinanong ka ano yung business mo, hindi mo pa maipresent, ibig sabihin hindi mo pa master. Okay? So, dapat, hindi lang master, internalize mo dapat siya, yung negosyo mo. So, teach. Gustong-gusto ko yan eh, teach. So, hindi kasi, sa business kasi natin guys, importante kasi na kaya mo ituro. Kaya yung mga kwento mo about the product, i-share mo yan sa mga members mo para may kwento na rin sila. Okay? Yung mga testimony mo, share mo yan about the business. Yung income mo, wag mo ipagdamot, pakita mo yan sa members mo para magkaroon sila ng kwento. Okay? Magkaroon sila ng testimony din. Alright? Teach is very important in our business. If you want to master something, teach it. A great way to learn is to teach. Yan. Very important yan. So, guys, hindi kasi lalaki yung network mo, hindi ka magkakaroon ng massive income or massive group if you cannot duplicate. Ibig sabihin nun, kailangan ko anong alam mo, alam din ng members mo. Kung ano yung stories na alam mo, dapat alam din yan ng members mo. Alright? So that is growing. So in growing, just a recap, number 1 is unlearn, learn and relearn. Number 2 is create a story for your products, create a story for your business. And number 4, learn how to teach your members. Kaya napaka-importante dito guys na, lalo ngayon, di ba, hindi tayo masyadong nagkikita-kita. Walang mga seminar, o 60, mukhang 50 na lang daw. Diamond na benta niyan. Grabe ka magkwento, di ba? So, bumaha ang benta. Bumata dahil sa kwento. So, guys, importante dito na
di tayo magkakasama, wala tayong mga training sa office, may mga training tayo online, treat it as if ngayon, ikaw na yung pinaka-mentor ng grupo mo. And lahat ng natututunan mo, dahil ikaw naman yung nanonood ng mga training, ituro mo to your members. Kasi habang tinuturo mo, napapractice mo, na-internalize mo din. Importante yun, be in this business kung gusto mo yumaman. You have to be a willing teacher. Teach, very patient talaga. May mga members, ang bagal makuha. May mga members, pasaway. Pero teach. Kasi it's so beautiful na once yung tinuruan mo maging successful, grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ako nagturo dyan, di ba? Mentored by Lian yan. Ang sarap sabihin, di ba? So, ganun din. Mentored ka ni Doc Butch, di ba? Or kung sino man yung great grand upline mo or mentors mo. Kung sino yung taong nagturo sa'yo, doesn't have to be mentor. Someone who's been there for you, motivating you, sharing you the videos, Paul, kahit sinisinzone mo lang. Di ba? It really hurts, di ba? Sinzone lang. But, guys, ang bottom line dyan is, don't be afraid to teach a mentor. Tinuruan ko, nag-quit din. Hindi na sa'yo yun, kanya na yun. Ang importante nung tinuruan mo siya, nakapag-practice ka. Okay? Ako hindi ako ganito magsalita before. Kakaturo, paulit ulit dahil tumitigil, turo na naman ng iba, dun ka gagaling. Correct? Dun ka gagaling. So cherish all the experiences. Okay? Ayan. Okay? Grow, guys. Strategies to grow. Tanungin ko kayo, ha. I'm gonna wait for your comments here in the comment section. May delay tayo na around 12 seconds, guys. But I'm going to wait for your answer here in the comment section. Kung ikaw yung tatanungin at papapiliin, alright? Meron tayong promo. May promo tayo. Bibigyan ka ng sasakyan. At bibigyan ka ng sasakyan, guys, ang rules lang or mechanics lang ng ibibigay sa inakotse is pipili ka. Kung ang kukunin mo ba is Toyota Hiace na van or Lamborghini Huracan. Pipili ka kung ano yung kotse na gusto mong makuha. Okay? Pili ka lang. Alright? Wait lang. Sino yun? Pili ka kung ano yung kotse na gusto mo makuha. Pero ang rule is bawal mong ibenta. Kailangan gagamitin mo. Okay? So, gagamitin mo siya. So, ano yung kotse na pipiliin mo? Will you choose the Hiace? Okay? Or will you choose the Lamborghini Huracan? Okay. At bakit? Lagay mo na rin kung bakit. Guys, lagay mo kung bakit. Tayo natin. So ulit, bibigyan ka ng kotse, bawal mo ibenta, gagamitin mo lang. Anong gusto mo? Yung Hiace ba? O yung Huracan? Ayan, so tignan natin mga comment. Van. At bakit? Lagay mo kung bakit. Yun, may isa, Lamborghini. Okay. Para makasama buong pamilya. Okay. Alright. Pwede pang business. Okay. Lamborghini, syempre. Chance mo na, di ba? Magka-Lambo. 27 million, di ba? Parenta car mo. Pwede rin, guys, business yung Lamborghini, ha? O kung business talaga, o parenta car mo yung Lamborghini mo. O, di ba? Renta car mo, pang bridal car. Pwede. Correct? Gawin mong Grab. Pwede rin. Kung business talaga. Or magpa-picture ka kasama Lamborghini mo. Dadami yung comments sa'yo. How to join. O, business din, di ba? Okay. Okay. Alright. So, nakita ko na yung mga comments ninyo, guys. So, ang pinaka-strategy talaga to grow. Yeah? A lot of you, pinili nyo yung van. At least, siguro 80%. Wala namang masama doon sa van. Pero, pansinin mo,
Kasi ang reason mo is gusto mo ng ibang, gusto mo ipampasada, ipang negosyo. Correct? But always remember, nasa business ka of N-World eh. Correct? Nasa business ka ng pag-N-World. Wherein, sa business mo ng pag-N-World, napakaganda at napaka-importante rin ng result or change na nangyari sa'yo. Correct? So, a lot of people, pipiliin nila kung ano yung practical. Pansin nyo, yung mga sagot nyo, practical. Pwede naman kasi dito ang sagot, kunin ko yung Lamborghini. Kung ako ah, kunin ko yung Lamborghini kasi mas madali bilhin yung van. Yung van, 1 million lang eh. Diba? So, atawin ko yung N-World ko, since may Lamborghini na ako, madas madali bumili ng van. 1 million lang. Pero a lot of people will always choose yung van. Kasi mas practical, pwede pang business, pwedeng mas maraming maisakay. Kasi yun yung comfort zone. Correct? Yun yung comfort zone. Hindi komplikado, simple lang, madali gamitin, pwede pag-drive, pwede ipa-drive sa iba, pwede gawing negosyo. Simple lang, comfortable. The perfect word is comfortable. Guys, if you want to become successful sa business natin, you have to feel uncomfortable. Remember, sa opening ko, okay? Sa opening statement ko, bago ako nag-start nung training natin. Guys, paano ma-verify that you are already growing sa business natin? You are already growing when you feel uncomfortable. Guys, when you drive a Lamborghini, it's so uncomfortable. Di ba? Bakit? Hindi ko alam saan lalagay yung anak ko eh. Si Zinga nagsusuka dyan eh, sa hilo. Noon din na-drive namin yan. Going to John Hay lang ha. Bahay to John Hay, 15 minutes. Guys, nagsusuka si Z sa hilo. Tapos wala siyang upuan, nakakalong lang siya. It's not comfortable at all. But Lamborghini is Lamborghini. Correct? Not a lot of people can own it. Not a lot of people can have it. No? And not a lot of people prefer it. Di ba? Kasi it's uncomfortable. But guys, I posted these two photos. Kasi given the chance, people will always choose comfort, convenience, and practicality. Guys, that's the exact reason kung bakit maraming tao hindi nag-grow sa business natin. Because they don't want to feel uncomfortable. One of the reasons kung bakit siguro ako naging successful sa business na to is because once I get my first car, goal ako ng next na po pwede. Building, we acquire a building in Laguna as well. Bahay, goal ako next ng bahay. It's like yung picture na to, pagtabihin natin, bahay kubo at saka yung bahay ni Mentor Lian na may elevator. Parang sinasabi niyo, pipiliin niyo yung bahay kubo kasi mas madali linisin. Parang ganun. It's more of convenience. It's more of practicality. It's more of comfort. Guys, if you want to grow in this business, you have to feel uncomfortable all the time. Uncomfortable is not negative. Uncomfortable means you are growing in the business. So yun yung signs to know if you're going. Napupuyat ka, napapagod ka, okay? Nai-stress ka minsan kasi ang dami mong kausap, ang dami mong ini-impacting products, pawisan ka. Yan ang nararamdaman ko araw-araw ngayon kahit online to. Sa umaga, pawisan ako, kaka-impacting ng products, tapos deliver. Yung driver ko, deliver. Tawag-tawag, papunta na dyan yung driver ko, monitor ng delivery. Once nakabalik na yung driver ko, start naman ako kausap ng mga online, mga business partners ko. Napupuyat ako hanggang 3 a.m. Araw-araw guys, I feel uncomfortable. Correct? Sakit na ng likod ko kasi lagi ako nakaupo dito sa office ko. I feel uncomfortable. And guys, it only means na when you're uncomfortable, it only means that you are growing. Okay? You are growing. Maraming tao takot mangarap kasi inisip nila pag pinangarap ko yan, mahihirapan ako. Pag pinangarap ko yan, mapupuyat ako. Mapapagod ako. They become selfish. They become selfish, di ba? Hindi na lang. Ang daming ganun eh. Ayoko mag-N-World kasi ayoko naman yumaman. But in fact, to be honest, dahil nasa comfort zone na sila. So that's growth, guys. Next is last. Glow na po tayo. Ito yung pinakagusto nyong part. Alright? Glow. Glow, guys. Glow is shine so you can share light and inspire. Ito yung third principle, third and last principle bago tayo matapos. And we call it the result.
kung si go is the decision, si grow is the desire, si glow is the result. Guys, kung gusto nyo dumali yung business nyo, you people need to see result or change that happened to you. Okay? So marami nagsasabi, mentor, hindi kasi namin kaya, hindi namin kaya kasi gawin yung business kasi wala pa kami resulta. Hindi ka tulad mo, andali na sa'yo kasi may result ka na. Guys, hindi dumadali dahil may result ka. But nagiging mas confident ka, plus yung credibility mo tumataas. Kasi you have proven already something. So lahat tayo na nasa business na to, we must aim to have a result. Whether it's financially, whether it's a house, or a car, or savings, or stability, or education, mapag-aral mo sa magandang eskwelan, or travel, it doesn't matter, kanya-kanya tayo ng trip, walang tama o mali. But what's important is you strive for result. You strive to glow. And walang, hindi imposible na umabot ka dyan. Once you go, once you grow, definitely, you will glow. Okay? You will grow. It's the result. Now, the strategies to keep glowing. Bakit ko ito sinishare? Ano? Some of you guys, some of you right now, baka kumita na. Those who are listening to me, some of you, nagsisimula pa lang. Some of you, nasa go pa lang, magde-decide pa lang. Some of you, nakapag-decide na, nag-grow na ng business, doon sila nagiging uncomfortable. Okay lang yan. Don't feel sad. Uncomfortable, parang walang nangyayari, ganyan. Ngayon talaga sa growth, di ba, naunang ugat, bagong tubo. So you feel uncomfortable, you feel impatient, di ba? But you just have to keep relearning, di ba? And creating your stories and teaching. Paulit-ulit lang yon sa growth stage. And then once, boom! So, lumaki network mo, sumabog, yung income mo na, weekly, consistent na. You're now glowing. Guys, once you reach glowing, alam mo ba kung ano yung pinakamahirap dyan is maging complacent ka. Kailangan once you reach glowing, pinaghirapan mo yan, di ba? Pinagtrabahuan mo yan. Importante, di ba? I-sustain, hindi sustain, i-keep mo yan, i-keep mo yung glow mo. So, how do you sustain yung ganitong klaseng buhay? How do you sustain na successful ka? How do you sustain na mayaman ka na sa end world, kumikita na naman laki? How do you sustain that? So, 25% of your activities must be to get new clients. Remember, may result ka na, may credibility ka na, mataas na yung confidence mo. It's an opportunity for you to get more clients. A lot of people kasi iniisip, kapag nagka-resulta na ako, magpapahinga na ako. Ito na yun, tagaytay, ganyan. Hindi. Guys, it's opportunity to get new clients. Okay? Next is 25% is you have to follow up old clients. Remember, once glowing ka na, may resulta ka na, may mga iba kang kliyente na intimidated na sila sa'yo. Feeling nila, nagbago ka na. Okay? Feeling nila, mahirap ka nang maabot. So you have to reach out to them. Kailangan ikaw yung mag-message sa kanila. Misconception, guys, yung pag ako nagka-resulta, lahat yan, sila lalapit sa akin. Yes, merong lalapit sa'yo, pero hindi lahat. There are still some na kailangan ikaw pa rin yung mag-approach sa kanila. Pansinin niyo yung first two, new clients and follow up old clients, guys. It's getting new distributors or new retailers or new members. Sir, di ba kumikita ka na ng malaki? Bakit nagre-recruit ka pa? Guys, that's the strategies to keep glowing. Oh, ang dami kasi guys, may misconception na once nakabili ako nito, once nagkabaya ako, once naging milyonaryo ako, tapos na. Yun na yun, no. Glowing is a principle, is a stage wherein it's time to harvest lahat ng pinaghirapan mo. It's time to reach your maximum potential. Yun pa lang yung glowing. So do not put your feet off the gas pedal. Huwag mong bibitawan yung sinilyador. Tama ba? Yun yung tawag. Huwag mong bibitawan. Press it more. Kasi it's already your opportunity. Diba? To help more people. At the same time, create more wealth in this business. And then your 25% must be directed towards your distributor's client. So tulungan mo yung mga bago na makakuha sila kasi ikaw yung may resulta eh. Ikaw yung glowing, di ba? Ikaw yung inspiration. Ikaw yung light. So make sure that you help your distributors. Create ka ng sistema para matulungan mo sila. So as mentors, kagaya natin, kayo din, may mga downlines na kayo, kayong nakikinig sa akin, kailangan ng isip mo, pag glowing ka na, kumikita ka na weekly, paano ko mapapadali yung trabaho para sa members ko? Anong sistema yung pwede kong gawin para dumali para sa kanila? Okay? Yan ang focus ng mga mentors.
hindi kami papahirapan kita. Daanan mo rin yung dinaanan ko. Partly, yes. Pero to be honest, yung kalahati nun is we created already a system for you. Okay? Na para hindi mo nadaanan lahat ng hirap na dinaanan namin. Maging madali para sa inyo. Okay? Next is, help outside your network. Right? Help outside your network. So, ibig sabihin, katulad ko, I help, for example, some of people asking me about yung mga agents sa real estate, some strategies, techniques, how to train their people. Insurance, I help also them. Ibang networking company, they ask me, I help also them. Diba? Turuan mo yung mga tao outside your network. It's like paying it forward. Kasi once upon a time, mag-isa ka lang din, na-inspire ka lang din sa hindi mo ka-team. Diba? Kaya ka na-motivate. So now it's time for you to just pay it forward. Naniniwala kasi ako na each and every time that we pay it forward, nakatingin si Lord sa atin, nakikita niya yan, mas binibless niya tayo. Alright? Yan yung secrets to keep glowing. Okay? So that's 100%. Tandaan nyo lang yan. Pag nag-miss ka ng isa, guys, kunyari, minis mo yung getting new clients o yung minis mo yung following up old clients or nag-focus ka lang, kuha ka lang ng kuha ng new clients, pinabayaan mo naman yung mga distributors mo, ang mangyayari sa'yo, guys, you're going to enter attrition or relapses. I want to be very clear about this slide. Guys, hindi porket successful ka na, may kotse ka na, may bahay ka na, kumita ka na ng million, it doesn't mean na hindi ka na po pwedeng bumaba ang income. It doesn't mean na hindi ka na po pwedeng magkaroon ng challenges. Okay? Once naging complacent ka, hindi mo ginawa yung 25, 25, 25, 25 na yon, may kinalimutan ka kahit isa lang dun, guys, you are going to hit a wall, babangga ka sa pader. Okay? And that's, you're going to start to fall. You're going to start going back, relapse, or attrition. So, para maiwasan yun, you have to focus on the four activities consistently. Dire-diretso yun, guys. Dire-diretso, walang katapusan. To be honest. Once you hit a wall and you have relapses, pansinin nyo, pag successful ka na, mas madali bumangon ulit. Kasi you have already undergone the process. Okay? What is a clear sign that you already reach glow? Maraming tao magsasabi sa'yo, nagbago ka na. Ganyan. So alam mo na nakarating ka na. Ibig sabihin, andun ka na. Now, avoid nyo lang, guys, yung mag-complacent. Tapos, o kaya, magtayo ka ng sobrang daming negosyo na nahati na yung attention mo, napabayaan mo yung enrolled mo. Iwasan nyo yun, guys. Kasi bakit? Ano mangyari? You will fall to attrition or relapses. So, kung ikaw bago ka pa lang, mentor, hindi ko masyadong maintindihan, huwag kang mag-alala. Pag nandun ka na, maalala mo tong training ko. Panoorin mo yung video. Ay, dapat huwag kong pakawalan. Dapat lalo kong panggigilan. Dapat lalo kong itodo. Dapat huwag ako mag-complacent porkit kumikita na ako. Kasi anytime na makita ni Lord na pinabayaan mo kung ano yung binigay niya sa'yo, babawiin niya yan. Once may kinalimutan ka doon sa 25, 25, 25 na yon, babawiin niya yan. You will enter relapses or attrition. Okay? So, for you, ako, I hate the word sustain. Sustaining. Ayoko yung word na yun. Kasi it means sustaining, inaalagaan mo na lang kung nasaan ka na. Para sa akin, once you hit a goal, go for a higher goal. Go for a higher goal. Go for a higher goal. Ganun lang. Always upgrade your goal, upgrade your goal, upgrade your goal, upgrade your goal. Kasi once you sustain, parang aeroplano yan, pag lumipad, naabot niya yung pinakamataas niyang peak, ang gagawin niya, isusustain niya, i-on niya yung autopilot. Anong kasunod nun? Bababa siya for landing. Ganun din sa business natin. Once kumikita ka na, inon mo yung autopilot, ang next niyan, bababa ka. Attrition or relapses. Do not be overconfident. Do not be complacent. Be grateful by taking care of kung ano yung fruits of yung pinaghirapan mo at bigay ni Lord sa'yo. Kasi once pinabayaan mo yun, guys, sadly, meron at meron ako nakikita na okay to nun. Last year, kumikita 2 years ago. O ngayon, wala. Zero. What happened? They change. They change. Right? They don't level up their goals. Okay? So, I hope you are learning, guys. Alright? Tapos, may misconception sa networking. Ano yun? Kapag meron ka ng kotse, may bahay ka na, dadali na yan. To be honest, hindi talaga dumadali. To be honest, life doesn't get easier. You just get stronger. Oh, parang weights yan. Buhatin mo yung weights. 10 kilos.
Di ba? Buhatin mo, hindi mo buhat. Buhatin mo muna yung 5, 5, 5, 5, 5. Magugulat ka after 2 months, yung 10 na buhat mo. Teka, gumaan na ata itong weights ha. Nabuwasan na ata yung timbang. Hindi nabuwasan yun. Lumakas ka lang. Ganun din sa business natin. Bakit yung mga successful na? Bakit yung mga mentors ko? Parang ang hirap ngayon ha. Pandemic. Parang ang hirap mag-business. Bakit yung mentors ko parang hindi nagre-reklamo? It doesn't mean na dumali para sa kanila kasi mayaman na sila. It only means marami na silang pinagdaanan, nasanay na silang nagtatrabaho, nasanay na silang nagpupuyat, nasanay na silang humahataw, naging part na yun ng lifestyle nila, ng buhay nila. So, hindi dumali. Guys, kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo, yun din yung hirap na pinagdadaanan ko. Same lang tayo. Pero, para sa akin, sa dami ko ng gerang pinagdaanan, hindi na siya ganun ka, it really hurts. Medyo it really hurts na lang. 1 second na lang. Pag na-injan, masakit pa din. Pero 1 second na lang. Hindi katulad nun, 1 day. Na-reject ka, 5 days ka din mag-enrolled. Diba? Ngayon, 5 seconds lang. Okay na yan. Next. So, hindi dumadali. You just get stronger. Alright? And lastly, don't ever dim your light to fit with others. Shine bright. Those who see your spark will shine with you. Guys, sa glow, maraming ma-intimidate sa'yo. Number one, pag nag-glow ka na, may resulta na, maraming ma-intimidate sa'yo. Okay? Number two is maraming maiinggit sa'yo. Okay? Number three, yung mga hindi nakasabay sa'yo, gagawa ng mga kwento. At yung mga sumuko sa pangarap nila, gagawa ng mas matitinding kwento. And minsan, pag naging successful ka na, mas malaki kang target para sa mga tao na to. Guys, ito lang yung tatandaan mo. Lagi mong tatandaan kung sino yung mga taong natuwa para sa'yo. Nag-join man o hindi. Nag-quit, tumigil man o nagtuloy. Meron mga iba, tumigil na, pero pag may na-achieve ka, talagang todo congratulate pa rin. Ha? Meron mga iba, hindi man nag-join sa business mo, pero every time may nakukuha kang achievement, talagang they say, I'm happy for you. May mga kaibigan ka, hindi nag-join, pero naging successful ka, proud kami sa'yo. Laging sinasabi sa akin yan ng mga kaibigan ko, salamat sa kanila kahit di sila nag-join o bumili ng product ko. Diba? Meron namang mga iba na pag naging successful ka, ay, kasi ano yan eh. Kasi scam, ano yan eh. Maraming nasasabi. Hindi naman ako tinulungan yan. Ang daming nasasabi. Pero guys, huwag kang manghina ng loob because of those kinds of comments. Diba? Of those kinds of people. Always remember, alam mo naman kung sino yung mga tinulungan mo. Alam mo kung ano yung trabaho binigay mo, puyat, energy, diba? Sacrifice, para marating mo kung ano yung narating mo. Guys, pag may narating ka, congratulations, be proud of that. Wag mong minsan ikaw pa nahihiya eh, diba? Ikaw pa yung nahihiya na mag-post na nakabili ka ng bagong bag or nakabili ka ng ganito. Sasabihin na iba, wag mo na kasi i-post. Pero guys, wala namang batas na ganun eh. Kung saan ka masaya, Facebook mo yan. Diba? If you think, you post it and makaka-inspire siya ng ibang tao. If you post your income and your goal is not really para magyabang, pero para ipakita na ang ganda ng opportunity na to, tingnan nyo. I think it's all about intention. Ang nagkakasala doon is yung nag-i-interpret na mayabang ka. Kasi remember, diba? Pinost mo yun, wala kang intention masama. Pinost mo yung bahay mo, wala kang intention masama. Pinost mo yung pagkain mo na masarap, wala kang intention na masama. Ang kasalanan nandun sa nakakita at inisip niyang masama. Yun yung kasalanan. Kasi ang kasalanan di lang naman sa gawa, pati sa isip eh. Correct? So, do not, guys, huwag kang masaktan ka. Okay? Pero may marinig ka mga ganun. But, tuloy ka lang. Remember, may mga natulungan ka. Hindi ka yayaman kung wala ka natulungan. Lagi mo yan tatandaan. And lastly, guys, bago ako magtapos, siyempre, hindi natin matutupad lahat 'to. Hindi natin tayo magtatagumpay kung wala N-World, 'di ba? N-World, si Press, 'di ba? And all of those people na nandyan para sa atin. Continuously, pandemic man, good times, hard times, challenging times, but still nandyan pa rin sila. Your mentors, nandyan pa rin sila para sa inyo. Walang bitawan, walang sukuan. And if you remember these 3 very important and simple principle, guys, of guidance na ginawa ko para sa inyo, definitely you're going to go, grow, and glow with N-World.
So with that guys, maraming salamat sa oras ninyo. If may time kayo, please subscribe facebook.com/LPFreeMentor sa Facebook para connect tayo, subscribe na lang po tayo. And thank you very much for this opportunity. I hope marami kayong natutunan and marami kayong na-realize. Kasi baka alam nyo na, na-realize, na-energize, na-motivate, na-inspire. And hopefully, I'll see you at the top. And you also become one of those people who is glowing and inspiring and sharing their light one day, no? And changing lives also. So with that, to God be the glory. Maraming salamat. This is the Free Mentor, your favorite mentor all the way from Baguio City. Maraming salamat. To God be the glory. Good night guys and God bless. And hataw tayo. Trabaho lang. Yeah.